So kanya-kanya sila kuya Mark ng teritoryo. Walang pakialaman pero interconnected ang bawat isa. But they are co-equal. Co-equal. Co-equal sila. Ibig sabihin, hindi pwedeng diktahan ng House of Representatives ang House of Senate. Same also, ang House of Senate, hindi din pwedeng diktahan ang House of Representatives. That's why, as a general rule, lahat po ng mga provision, may exception lang MJ, mostly lahat ng mga provisions ng ating saligang batas, they should vote separately, not jointly. As a general rule, may provision lang na jointly, like for example, yung pag-suspend ng writ of habeas corpus or pag-place the Philippines under martial law, voting jointly, but all other they should vote separately. Yung issue ngayon sa chat eh, di ba? Yes. Of course, they need to amend. Gusto nila i-amend daw ang saligang batas. Bago natin mag-usapan yung legislative power, MJ, ano yung tinatawag na amendment of the revised penal o amendment of the Constitution? Ano naman yung tinatawag na revision of the Constitution? Iba yun. Amendment is different from revision. Ang amendment, it is a piecemeal change of the Philippine Constitution. Piecemeal pa, isa-isa lang, isa-isa. Mm. Ang revision, it is the revamp of the entire Constitution. Iibahin. Yung proposal nila, na ano yung proposal nila? Voting jointly is actually revision, hindi yan amendment. So hindi siya pwede sa PI? Hindi siya pwede sa PI. Kasi ang PI, very clear, ang People's Initiative is limited only to the amendment of the Philippine Constitution, not to the revision of the Philippine Constitution. Why it is a revision, yung pag-voting jointly? Pag-voting jointly, mawala na yung prinsipyo ng bicameral system, maging unicameral na. Kasi kakainin ng House of Representatives ang House of Senate. Matik. 24 lang yung House, mga senador, 24 lang sila. Ang mga congressman, 300 plus. So kung voting jointly, kakainin yung 24. So paano yung tinatawag na co-equal branches of government o co-equal legislative houses? Mawala. So ibig sabihin, that is a revision of the Philippine Constitution, not amendment. Therefore, People's Initiative walang jurisdiction to revise the Philippine Constitution. Ang People's Initiative may jurisdiction lang only to amend the Philippine Constitution. Amendment, for example, isa-isa, for example, ang congressman natin, ang mga congressman, ang requirement, marunong lang magbasa at magsulat. Walang requirement kung marunong magbilang. Walang requirement, ha? Marunong lang magbasa at magsulat. Kung baguhin natin, kailangan college level. Yan, pwede yung amendment. Kasi pa isa-isa. Mm-mm. Pero kung baguhin natin yung sistema from bicameral, meaning House of Senate, House of Representatives, isahin natin into bicameral, revision na yan. Baguhin natin from presidential to parliamentary, revision na yan. Baguhin natin from presidential to federalism, revision na yan. Ibig sabihin, hindi pwede ang People's Initiative, dapat CONCON or CONAS.